Magandang buhay at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano sagutan yung question na ito for incoming grade 7. What is the average of negative 3/4 and 4/5? Letter A, 1 over 40. Letter B, 1 over 20. Letter C, 31 over 40. And letter D, 31 over 20. So ano po kayo maging sagot natin dyan? Bibigyan ko po kayo ng ilang seconds to answer. And then later on, tuloy po natin at tingnan po natin kung tama yung inyong sagot. Okay, so paano nga ba sagutan itong question na ito? What is the average of negative 3/4 and 4/5? Ang pagkuha ng average ay, ia-add lang natin yung dalawang fractions, negative 3/4 and then itong 4/5. Tapos, yung sum ay i-divide natin sa 2. Yun po yung pagkuha ng average. Okay, try po natin. Negative 3/4 plus 4 over 5. And then, i-divide natin sa 2 yung kanilang sum. So, ang gawin po muna natin ay yung numerator. I-add natin. If you notice, meron tayong negative dito sa may 3/4. Negative 3/4. Yung sign na yan ay idadala natin sa numerator. So, magiging yan ay negative 3. So, by cross multiplication, i-add natin yung 3/4 at 4/5. Negative 3 times 5 ay negative 15. Since plus, kaya plus, and then ito naman, 4 times 4, that is equal to 16. And then, i-divide natin doon sa product ng denominators. 4 times 5 is equal to 20. So, i-add lang natin itong numerator, negative 15 plus 16, that is equal to 1. So, bakit kaya 1 ang sagot? So, bibigyan ko lang po kayo ng short background so kung paano po mag-add ng negative at positive. So, yung una po ay negative 15. So, maglalagay lang po tayo ng 15 na negative. So, 5, 10, 15. So, 15 na negative po yan. And then, yung ia-add natin ay positive 16. So, 16 na positive. So, tatapat din po natin yung positive. So, 5, 10, 15. And then 16. So, meron na pong 15 na negative at 16 na positive. Ang rule po dyan, kapag pinagtapat natin yung negative at positive, kung ilan yung negative, gawin din yung positive, ay magiging 0 po yan. Makakanceled out po. So, nakanceled out yung negative 15 at positive, 6, positive 15. So, ang matitira na lang po dito ay isang positive. Kaya, yung negative 15 plus 16 ay positive 1. Okay, so positive 1 divided by yung denominator ng negative 15 plus 16 na 20. Ilalagay lang po natin 20. So 1 over 20, yan po yung sagot or sum ng numerator. So meron pa tayong denominator na divided by 2. So 1 over 20 divided by 2. Okay, so i-divide po natin. Paano po natin i-divide yung 1 over 20 divided by 2? Ang gawin lang po natin dyan ay kopyahin natin itong numerator, 1 over 20. And then, imumultiply po natin yan dun sa reciprocal ng denominator na 2. So, ano po yung reciprocal ng 2? So, ang pagkuha po ng reciprocal ay babalta rin natin. Since ang whole number, always may denominator yan na 1. Kaya yung 2 na whole number ay mayroon po yan denominator na 1. Kaya kapag kinuha po ng yung reciprocal ng 2 magiging 1 over 2, 1 half. Okay? So, from division ay naging multiplication na po yung ating fraction. Okay? Mas madali po kasi mag-multiply. So, to multiply, multiply lang yung numerators. 1 times 1 is equal to 1. I-divide natin sa, multiply din natin yung denominators. 20 times 2 is equal to 40. So, mean to say, yan po yung average ng negative 3/4 and 4/5. 1 over 40. Okay, balikan po natin yung ating choices. Tignan po natin kung tama yung sagot natin. Letter A, 1 over 40. Letter B, 1 over 20. Letter C, 31 over 40. And letter D, 31 over 20. So, ang sagot po natin kanina ay 1 over 40. And that is letter A sa ating choices. Okay, so, kung nakuha mo yung sagot, congratulations. Kung hindi naman ay better luck next time. May mga questions pa po ako na ipopost, abangan po ninyo. Salamat sa iyong panood.
Kung nagustuhan mo yung video na ito, click mo lang ang like and then subscribe upang sa ganon, kapag nag-post po ako or nag-upload ako ng mga panibagong question ay manonotify po kayo.